gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. At ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ika-12 na linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Selo ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mita ng live streaming, Facebook, live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon ng mga nakposposting ng mga chapels, groups, at communities. Idadagdag natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at Sudan. Mga kapatid, sa aklat ng Genesis, si Abraham ay tinawag ng Diyos na pupunta sa ibang bansa upang ang pagpapala ng Diyos ay palaguin sa kanyang pagtayo ng isang panibagong hinirang na bayan ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, nuturuan tayo nating Panginoon na bago muna magpuna sa iba, ay ating tingnan ang ating kahinaan at ating baguhin upang tayo makatulong sa iba. Mga kapatid, kailangan natin ang pagsusuri ng ating mga kahinaan at aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinabayaang masadlak sa ligalig. Nilog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y pagpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin. Na tulad mong pinagpala,
sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga kanineyo. Napakita kay Abraham ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abraham ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng hari. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala. Sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Tumayo po ang lahat. Ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba." Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mga mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Halika't alisin ko ang puwing mo," gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw,
alisin muna ang puwing nagatahilan at sa gayoy, makakita ka ng mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Lunes na tayo ng ika-12 na linggo sa karaniwang panahon. At tayo tinuturuan ng ating Panginoon kung paano tayo magkaroon ng pagtingin sa ating kapwa. Na bago tayo hahatol sa ating kapwa, hatulan muna natin ang ating sarili. Bago natin ikritik ang iba, ikritik muna natin ang ating sarili. Sa Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 7, Versiyo 1 hanggang 5, ang ginagamit po ng ating Panginoon na huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita na ginagamit dito ay mula sa salitang Trinity na mula sa krino na ibig sabihin pagkritika, pagsusuri sa sarili na hindi tayo magkaroon ng panuri na pansin sa iba. Kasi kalimitan ang ating ginagawa, nagbantay tayo ng kahinaan ng iba at hindi natin tinitingnan ang ating sariling kamalian at kasalanan. Kuminsan, mapang-ibabaw tayo. Atin lang pinupuna ang iba upang matakpan ang ating mga kahinaan, ating kapalpakan, ating mga kasalanan. Lahat tayo ay palpak. Walang perpekto na tao. Kaya huwag tayong magkritika, magpuna sa iba. Kaya, paano po natin titingnan ang ating sarili at magkritika sa ating sarili? Una, at number one, ating tanggapin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kahinaan, at ang ating mga kapalpakan. Pangalawa, itanong po natin sa ating sarili ang tunay na mga katanungan na malalim. Ano ba ang pagkakamali ko? Paano ba ako bubuti pa sa mga ganito? At pangatlo, ano ang natutunan ko sa mga pagkakamali ko? At pangatlo, gagawa tayo ng plano sa buhay. Plano na kung saan, paano tayo mag-move on, uusad pa. Ano ba ang nangyari? Bakit nagkamali at huwag nang maulit pa ang pagkakamali? Paano natin tingnan ang ating pag-unlad sa buhay hanggang kilalang kilala natin ang ating sarili? Kilalanin natin ano ang kahinaan at ang kalakasan. Ating ipaunlad ang kalakasan. At ating gagawin na huwag na tayong magkamali pa sapagkat sa bawat kamalian, tayo kung walang natutunan, babagsak tayo. Ngunit kung tayo'y nagkaroon ng leksyon sa ating mga kamalian at kasalanan, tayo'y uunlad bilang tunay na tao na matibay, na malakas, at may tamang panindigan sa buhay. Panglima, na gagawa tayo ng mga listahan ng mga dahilan kung bakit tayo nagkakamali at listahan paano tayo uunlad sa ating pagkatao. At pang-anim, tayo ay magkaroon ng mga hakbang upang lalo pang umunlad ang ating sarili. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon,
hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na ginagawa ninyo sa iba. Kaya huwag pansinin ang katahilan na puwing na malaki sa iyong mata. Huwag pansinin ang katahilan na pansinin ang iyong sarili. Kailangan na huwag kang papansin sa puwing na maliit sa iba, pero yung katahilan na puwing, iyon yung pansinin mo at tanggalin. Kaya alisin ang ating mga panghipokrito na pagtingin sa iba. At tayo'y magkaroon ng malinis na pagtingin sa ating kapwa-tao at sumunod sa kalooban ng Diyos. Gaya ng ginawa ni Abraham na naging Abraham mula sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis, Kapitulo 12, Verso 1 hanggang 9, na dahil siya'y sumunod sa kalooban ng Diyos, siya'y nagdala ng pagpapala. Kaya ang lahat ng mga gagawa ng mga kamalian laban kay Abraham ay magkaroon ng sumpa. Pero ang lahat ng magbibigay sa kanya magpapala ay pagpalain din ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, dahil sa kanyang mabuting pagtingin sa kapwa-tao na hindi mapanuri at hindi nagpupuna, bagkos nagdadala ng pagpapala. Dahil nakasulat sa Hebreo itong unang pagbasa, ang pagpapala ay tinatawag sa mga Hebreo, Leberech. At kung sila'y magpapala sa isa't isa, sinasabi nila, Leberecha Adonai, Shalom. Ibig sabihin, pagpalain ka ng Diyos, ang kapayapaan ay sumasayo. Naway ganun rin ang ating pagkikitungo sa kapwa-tao. Huwag magpupuna at manghatol. Hatulan muna at punain ang ating sarili at purihin natin ang Diyos sa mabuting pagtanggap at pagmamahal sa ating kapwa-tao upang maipahayag natin ang Diyos na mapagmahal, pagmamahal na dakila at tunay. Alamin natin, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabigin tayo sa pakikitungo sa ating kapwa. At atin pong itutugon, Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit at mga nalulumbay at mga may kapansanan naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon natin mga sariling kahilingan.
Mahabaging Ama, tinala namin sa iyo ang mga panalangin at mithiin na nagpapahayag ng aming pangangailangan at pag-asa. Ning namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, patid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot naman itong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalugdan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapalintunay, marapat na kay aming pasalamatan sa iyong paglingap ng loob narit. Ang tayong lakamot pinangasiwa sa San Sinokob, sangan mo siya iwas tong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiling pinintulot, na makabalik siya sa pangitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga isisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay sumitan ng Espiritu, gawin banal ang makalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang paglalas, pagkamatay, tuwing pagkabuhay ng anak, itinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat yung narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo sinaming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 So, tagubilin mong galing na utos sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dikilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pareho ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareho ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Dali kumait uminom,
tayo ng hain ni Jesucristo. Hain ni Jesucristo. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayong narito sa loob at sa labas ng Dambana ng Timnasyon ng Quiapo kayong naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo palagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Huwag tayong magpuna at magbantay lang sa iba. Punain natin ang ating sarili at ating baguhin upang tayo ay hindi hahatulan ng Diyos. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po namin itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, niagwasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kaningan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanam nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng bilisyon ito na mahalan lang pangako ng sabinyag na ikaw ay naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
kalahati kanyang